March 25 o mahigit isang linggo matapos ideklara ang enhanced community quarantine, dinala sa ospital si Edgar Salayon dahil ilang araw na raw nilalagnat at may mild diarrhea. May kaunting plema na rin daw noon si Edgar. Sa ospital, humingi pa umano ng oxygen. Sabi raw ng mga doktor, hindi kailangan kasi okay pa naman siya. Pero dineklara siya ng mga doktor na person under investigation o PUI at pinauwi. Quarantine lang daw. So binigyan siya ng mga antibiotic. Walang testing ng swab, wala lahat. Hindi nawala ang lagnat ni Edgar. Hanggang nawala na rin daw siya ng panlasa. Madaling araw ng March 27, nahirapan ng huminga si Edgar. Naitakbo pa siya sa ospital pero dead on arrival na. Pagdating naman sa ospital, wala na rin silang makita. Tapos pinasok siya dun sa tent ng mga PUI. Pinipili siya i-revive. Ng mga 30 minutes. Sabi nila wala na daw. Tapos sabi ko sana may test mo lang yung asawa ko. O ano talaga. Sabi nila, iisa na lang daw yung pan-test para na lang daw doon sa PUI na nandoon. Pinakremate agad ang labi ni Edgar ng walang testing o otopsiya, kaya hindi alam ni Anne ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Pero dagdag daw sa sakit na nararamdaman sa biglang pagpanaw ng mister ay ang trato sa kanila ng ilan nilang kapitbahay sa Barangay Progreso, San Juan City. Sa halip raw na makiramay at tulungan, pinandirihan pa raw sila. Pinagbawalan silang lumabas kahit bumili ng pagkain, minsan pang tinaboy ng mga kapitbahay ang kanilang Grab delivery. May isa na lang silang napakiusapan na bumili ng kanilang makakain. Naipon na rin daw ang basura nila dahil ayaw ipalabas ng ilang kapitbahay. Hindi na raw kami nga pwedeng lumabas. Tapos pinilit nila isara yung papunta sa amin. Saka doon sa kabilang street kasi ayaw na nila magpapasok. Mahirap. Namatayan na ganito pa. Hindi mo alam po kailan may lilibing yung asawa ko. Masakit pa, di ba? Wala akong pwedeng makiramay sa'yo. Wala akong pwedeng makausap. Gusto sana makapagpa-COVID test ni Anne para mapanatag ang kalooban at hindi na sila pandirihan ng mga kabarangay sa San Juan City. Pero wala naman daw mapuntahan hanggang ngayon. Ito masakit sa nangyayari, pero kaya hanggang ngayon, di ba? Hanggat hindi ka nakakapagbigay sa kanila ng negative ka, iko-condemn ka nila. Masakit, di ba? Ang nararanasan ngayon ni Anne ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ni Marikina Mayor Marcy Chodoro na magka-COVID testing center ang kanilang syudad. Sa susunod na linggo, inaasahang magagamit na ito. Mahalaga yung early detection eh. Mabigay natin agaran yung medical treatment na kinakailangan ng tao. Para sa ganun, hindi mag-deteriorate ng husto yung kanyang kalusugan. Ang rerentahang ospital ng Marikina ng 6 na buwan, hindi na lang pang PUI. Aalagaan na rin pati magpositibo sa COVID-19. Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras.